Uy, nasaan yung screen ko? Ah. Ready na ang everybody? Nag-dinner na ba ang lahat? Pwede namang pagsabayin habang nakikinig kayo, mag-dinner kayo, pero at the same time, meron kayong papel at ball pen. 1 minute more. Sa mga nandito na, good evening everybody! Good evening, good evening, good evening to myself. I-mention nyo na yung mga friendship nyo. Oh, mag-andam na. Papel at ballpen. So, yung mga nandito na, habang iba yung mga sinasabi ko, dahan-dahanin nyo na isolve kung anong nasa screen dito. Ready na ba ang everybody? Oh, yung papel at ballpen. Yung kadalasan namang na isi-share ko dito, okay? Gusto ko malaman nyo ha, yung kadalasang isi-share ko dito, ito yung mga actual, or iniba na natin yung mga numbers, pero siguro yung iba, ganun pa rin. Tapos, ni-revise-revise na natin ng konti, ito ay binigay lang sa isa sa ating mga followers, okay? Share-share lang. Tapos, yung mga ka-FB group din natin, meron kasi tayong FB group din na yung ganyan ma'am, lumabas yan, mga ganyan. So ginawa natin ng mga questions. In other words, para mayroon kayong idea na mga ganito yung lalabas, kalintulad ba nito sa numerical reasoning. Okay? So basahin niyo yung comments sa mga magti-take ng fire officer exam sa penology. Ngayong June 4, we would like to invite you all to join our intensive review for only 499 pesos promo to. May May 5 to 31 ang schedule natin for the review. I-PM nyo yung mismong FB page na ito, pati or si Sir Kirk. At saka si Sir Jerome Abao. Okay. Let's do number one. What is the ratio of 3/5 to 1/2? Oh, mayroon ang sumagot ka. Very good. Okay. Let's do solution number one. Solution number one. Paano natin kukunin yung ratio nito? Isang solusyon, hanapan natin ang least common denominator. Meron tayong detalye kung paano hanapin yung least common denominator. Isa sa paraan kung paano hanapin yung least common denominator, tingnan yung may pinakamalaking value, which is yung 5. Si 5 ba? Ma-divide ba ni 2? Hindi. Doon tayo sa mga multiple of 5. Ang multiple of 5, 5, 10, 15. So doon tayo sa 10. Si 10, ma-divide ni 2. Therefore, yan na yung least common denominator natin. Okay. So, ngayon, 10 divided by 5, and that is 2. 2 times 3 equals 6. 10 divided by 2, that is 5. 5 times 1 equals 5. Ito na yung ratio niya. 6 is to 5. Kaway-kaway. Yung mga dating taga-class ng law na nandito. Gusto nyo ba na isa pang, may actual kasi itong lumabas ba dati ba? Yung mga kahintulad dito. Okay, isa pang paraan. Para sakaling yung paraan na yan, makalimutan mo or depende sa inyo kung saan nyo, saan kayo, hiyang. Okay? Solution number 2. Mag-cross multiply tayo. Si 5, i-multiply natin sa 1 and that is 5. Si 2, i-multiply natin sa 3 and that is 6. Ito na yung sagot. 6 is to 5. Happy? Napakadali lang ng number 1. Happy? Happy or yes, happy ma'am. Madali lang si number 1, di ba?
Okay. Proceed. Kasi marami pa akong solusyon dito sa number one. Mag-proceed na tayo ha. Happy? Let's do number two. Ah, marami na tayong video ha. Yung mga ganito, kung paano siya isolve. Now, find the value of x in the equation 5x plus 25 equals 10. Oh, comment. So, habang nakikita nyo yung screen, mag-solve kayo. Ala, ano kaya to? Ganito, ganun, ganyan. Mag-solve kayo. O, anong answer number two? O, with feelings ito. Anong sagot sa number two? Three daw ang number two. I-solve muna natin ha. 3 kaya ang 5x plus 25 equals 10. Find the value of x in the equation. Hanapin natin yung value ni x. Itong si plus 25, since pang-add siya dyan, kapag ma-transfer, pang-minus na siya sa 10. Paris-paris ba? Kapag positive, negative. Kapag negative, positive. So since pang plus si 25, pang minus na siya kapag matransfer na sa kabila. Now 10 minus 25. Or yung deposito mong GS, uutang ka ng 25, negative 15. Tama ba to? Negative 15. Okay. So, ang natitira na lang ay itong 5x. Para makuha natin yung value ni x. Since itong si 5 pang-multiply sa x kapag matransfer sa kabila, multiplication ha, paris-paris. Ang paris ni multiplication ay division. Kapag division, multiplication, paris-paris. Multiplication at saka si division. Si 5 dito na coefficient ni x, ang ibig sabihin nito, pang-multiply siya sa x. Now, kung pang-multiply siya sa x, pang-divide siya kay negative 15. In other words, mag-divide tayo ng 5 to both sides para mag-cancel yan siya. Si x na lang ang natitira. I-isolate natin ba para makuha natin yung value ni x. Now, x equals negative 15 divided by 5, negative 3. Very good. Very good. Hindi na refill yung ketchup bottle natin, pero meron akong, ano tawag dito, nakailan na refill din to, water lang. Oh, medyo social siya ng konti. Pero nakailang refill na rin to. So anyway, okay, reused. Ito na yung sagot, letter C. Oh, very good. Sa actual na exam, hindi naman kayo mag-explain. Baka isipin nyo, mauubusan na kami ng oras sa actual na exam. Meron kasi akong nababasa sa mga tutorial videos natin sa YouTube, no? May nag-comment, ma'am, kung ganun kami mag-solve, mauubos na yung oras namin sa actual na exam. Isipin nyo na lang, hindi naman kayong magle-lecture habang nag-i-exam kayo, hindi nyo naman i-explain. So mas, anong tawag doon? Mas mabilis yung pag-solve ninyo sa actual na exam. Okay? Next, number 3. Happy? Happy. Happy na everybody. Oh. Next, number 3. Ano po ba ang gamit nyo? Anong ibig mong sabihin? Yung nasa board? Ito yung gamit ko. Yung nasa board ba? Ito yung gamit ko. Happy. Oh, ito yung gamit ko ha. Okay. So ngayon, number 3. The sum of two, an application.
Meron yata yan, no? Yan, no? Ganun. So anyway, the sum of two integers is 19. If one of the integers is 4 more than twice the other, what is the largest integer? Ganito yan. Dalawa kasi ang numero nandito. Hindi natin alam yung dalawang numero na yan. So, ang gawin natin, ang isang numero, letter A. Yung pangalawang numero, letter B. Variable ba? Kayo, kung gusto nyo ng X and Y, M and N, kahit anong variables ang gusto nyo, kayo ang masusunod. So, ngayon, dalawang numero. Sum daw dito sa dalawang numero, ibig sabihin yan, mag-add tayo. Ang sum daw ay 19. Okay. Now, if one of the integers, kahit saan dito, pwedeng si letter A or si letter B. If one daw dito, halimbawa siya, is 4 more than twice the other. Ano yung the other? Kung si letter A ang gawin nating, if one of the integer, so the other natin si letter B. Sila lang mang dalawa. Okay? So ngayon, itong si letter A is 4 more than. Pag 4 more than, plus 4 yan siya. 4 more than. Twice the other. Anong ibig sabihin ng twice the other? Yung isang kasama niya, which is si letter B. So twice kay B. Okay? Yang pinagsusulat niyo po sa pen, Samsung ito, tablet Samsung. So the rest, kopyahin lang natin. Okay. Ito na yung equation kung saan pwede na nating isolve ang value ni B. Pwede na nating isolve. Hanap tayo ng magandang kulay. Para klaro ba? Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 4 ba? Plus 4. Since pang-add siya or positive siya dyan, kapag i-transfer sa kabila, anong pares-pares kapag addition or positive sign? Negative or pang-minus siya sa kabila. Next. Iba-iba itong kulay natin. Mga like terms. 2B plus B. Isipin nyo na lang. Parang 2 apples plus apple. So, tatlong apple. Kopyahin lang si letter B. So, therefore, this is 3B equals 19. Itong 19 na ito. 19 minus 4 and that is 15. Now, ngayon, para makuha natin yung value ni B. Since si 3 ay pang-multiply sa B, anong pares-pares pag multiplication, division, in other words, nag-divide na 3 to both sides para makancel yan siya. B equals 15 divided by 3. This is 5. Now, anong tanong dito? Yung tanong. Di pa yan yung sagot. Yung tanong. What is the largest integer? So, itong si 5, siya kasi si B. Siya yung smallest. Smallest, smaller. Dalawa lang man sila. Now, yung largest, anong gagawin ko sa B? Minus ko na lang dito sa 19. Kaya ang total man nila ay 19. Kung ang isang numero ay 5, i-minus ko na lang si 5 sa 19. Ito na yung isang numero. 14. Happy? Nag-gets ba? Kailangan pa ba nating ibang detalye? Mayroon pang ibang detalye nito. Pero ganito lang din. Happy? Naintindihan to? So, word to equation. Kailangan nyo lang intindihin yung mga word to equation para happy-happy ba? Hindi mag-mekos-mekos yung brain cells natin, di ba? Number 4. Proceed na tayo. Marami ito. Okay, number 4. If x equals 5, may value tayo ni x.
sulat natin yung ating 4x minus 2y equals 28. Meron tayong value ni y. Wait lang, ilagay natin dyan. Meron tayong value ni x pala. Ang value ni x ay 5. Oh, may value si x! Okay? Ang minsan ng x, meron talaga siyang value yung x na yan. The rest, kopyahin na natin. Okay. Now, ang gagawin natin ay mag-multiply tayo. Ito muna yung multiply natin. Meron ng value. Kapag coefficient siya sa any variables, kapag may value na yung any variables, any kwan ba? Yung mga litra-litra ba? Tapos may katabi siyang number. Mag-multiply tayo. Kaya multiply natin to, and this is 20. The rest, kopyahin muna natin. Okay. Pagsama natin yung mga like terms. Itong si 20, yung 20 na yan, positive 20 siya. Okay? Positive 20. Anong gagawin natin to? Pagsama natin dyan. Positive 20 magiging negative 20 sa kabila. Para ang matitira na lang ay itong negative 2y. Nakasunod? Nakasunod ba? Okay. 28 minus 20 and this is 8. Now, para makuha natin yung value ni y. Para makuha natin yung value ni y. Negative 2y. Ano kayong ibig sabihin itong negative 2? Huwag kayong malilito, ha? Ma'am, pag negative, positive pagdating sa kabila. No. Kasi itong negative 2, pang-multiply siya sa y. Coefficient kasi siya ni y. Kapag pang-multiply siya, pang-divide siya. Pag ma-transfer na. Kasi in other words, kailangan nating mag-divide ng negative 2 to both sides para makancel ito. Then y equals 8 divided by negative 2. Oh, mahal pa kasi niya, kaya may value pa. So ngayon, this is negative 4. Di ba kung nag-mekos-mekos? Tama ba to? Tama ba itong sagot ko? Negative 4. Okay? Y equals negative 4. Ang sagot, negative 4. Happy? Happy ang everybody? Ha? Okay, nagbabasa ako ng mga comment nyo ba? Happy na? Proceed na tayo sa number 5. Okay, anong kulay ang gusto ko? Number 5. Madali lang itong number 5, 'di ba? Kapag mag-multiply tayo ng maraming zero, mag-move tayo ng decimal going to the right side kapag multiplication, mag-multiply ba? Going to the right side yung mga zero, ay hindi zeros. Yung mga decimals. Kapag division, divide. Going naman tayo sa left yung mga decimals. Okay. Ha? Happy ba? Anyway. Okay. Erase muna natin to, ha? Introduction lang yan dito sa number 5. Introduction lang yan. 2.12 is multiplied by 10 to the 6th power. So, 6. Ang ibig sabihin lang nito, 6 na 0, 0. Okay? So, ganito lang siya kadali. Isulat natin yung 2.12. Ganyan lang siya kadali, ha? Yung decimal na yan, multiplication tayo. Mag-move lang tayo 6 times. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Tama ba? Yung space, lagyan natin ng 0. Oh, ngayon, ignore na natin yung mga decimal na yan. So, ang sagot dito ay 2,120,000, which is letter B. Very good, ang everybody. Oh, madali lang, you know? Next, number 6. Oh, okay. So, si number 6, wala itong pagkakaiba kanina. Kayo na muna mag-solve. Find the value of X. Hanapan na naman natin ang value si X. If Y equals 8. In the equation, 2X plus 4Y equals 50. O, anong sagot? Mag-comment, mag-sulat. Para ma-practice kayo ba yung bilisan. Okay? Recycled battle to. Yes, mayroong part sa fire officer exam ang mga numerical. Aha, very good. So, tingnan natin ha, may mga answer na sila. Yung X ang value ni X ay hinahanap natin pala. So, meron tayong value ni Y, which is 8 ang value ni Y. 8 ang value ni Y. Anong gagawin natin sa the rest? Kopyahin lang natin siya. Okay. Kapag ganito ba, 4Y, tapos may value yung Y na 8, ibig sabihin yan, mag-multiply tayo. Unahin muna natin yung i-multiply natin. 4 times 8. Ilan ba yan? Kung dalawang 8, 16, 4 na 32. 32. So the rest ulit ay kopyahin natin. Okay, tama kaya ito? Number 6. Anong next namang gagawin natin dito? Ipagsama yung mga like terms. Si 32, since positive or pang-add siya kapag ma-transfer sa kabila, anong pares-pares nito? Subtraction or negative 32. So therefore, yung matitira dito sa kabila ay kopyahin na natin, which is 2x. Now, si 50 minus 32, and this is 18. Tama? 18. Tereng 40, 50, 18. Para makuha natin yung value ni X, hanapan natin ang value itong X na ito. Si 2 ay pang-multiply sa X. Kaya pang-divide na siya pagdating sa kabila. In other words, mag-divide tayo ng 2 to both sides para ma-isolate sa letter X. Now, X equals 18 divided by 2 and this is 9. Ang sagot, very good. Ang everybody nakasagot na letter A, 9. Huwag kayong mag-memorize sa sagot ha. Yung paraan ba? Kung paano natin ito sinosolve. Happy? Sus, madali lang ano? Ay, sus, math lang pala ito. Madali lang. Oh, happy. So, everybody happy na? Huwag lang makinig ha. Dapat magsagot-sagot kayo para ma-exercise kayo. Iba pa rin kapag mag-exercise kayo. Oh. Mawawala yung X na yan kapag lagyan natin ng value para mawala, ma-erase na yung X na yan. Okay, number 7. Average tayo. Kathy scored 85. 85 daw. 87, 90, 95, at 100. Sa math exam niya, what will be her general average grade in math from this period?
Huwag kalimutan, yung average, ang gagawin lang natin ay i-add lang natin at i-divide kung ilan sila. Sila lahat ay lima. Limang item tayo. I-add lang natin ito. Five, ay ganito na lang pag-add kasi may dalawa man tayong five. 10 yan siya. So, sa 7 na walang pares, ganyan. Yung 1, ilagay na natin sa taas. Okay. So, ito ay 9. Si 9 ada ng... Oh, wait, sa dapat hindi ako mag... Ganyan-ganyan. Okay. 9 ada ng 8. And this is 17. So, lagyan ko lang par, yung... Tapos si 7 lang ang i-add ko sa 9, 16. So si 6 lang ang i-add ko sa 9, that is 6, 15. Tama kaya ko? So this is 5. Hindi ba ako nag-mekos-mekos dito? So 1, 2, 3, 4, 457. Si 457, yan lang ang i-divide natin sa 5. And this is 9, 45, tama? Tapos, 7, ilang 5 yan? Isa lang. So, this is 5, 7 minus 5. Meron pa tayong remainder na 2. Magdagdag tayo ng isa pang 0, pero bago yan, maglagay ka ng decimal na i-align mo sa taas. So, 0. 20 divided by 5, and this is 4. So, happy? Letter A. Isa pang paraan. Okay, isa pang paraan. 85, 87, 90, 95, 100. Anong gagawin ko? Sa choices, puro above 90. Kung puro above 90, itong si 85, adan ko ng 5 para maging 90. Pero saan ako galing ng 5? I-minus ko dito para maging 90. Now, meron na akong 90. Lagay ko ito 90. And then, si 100, okay? Si 100, minusan ko ng 10 para maging 90. Yung minus ko ng 10, sa minus, yung sobrang 10 ba? Yung sobrang 10, idagdag ko dito ang 3 para maging 90. So, anong natitira dito kung 3 lang idagdag ko? 7. Si 7, yan lang ang i-divide ko ng 5. Si 7. 7 divided by 5 and that is 1. 1 times 5 equals 5. 7 minus 5 and this is 2. Dagdag ulit tayo na isang 0, 20 divided by 5, and this is 4. 1.4, si 1.4 lang ang i-add natin sa 90. Mayroon na tayong 90 plus 1. Wait, dito pala sa plus 1.4. So therefore, ang sagot, 91.4. Happy? This is solution number 2. So depende sa inyo kung gusto nyo itong ganitong way na pag-solve or yung unang solusyon. Ako, mas gusto ko to. Pero depende sa inyo kung saang solusyon ang gusto nyo. Para sa akin kasi ito, mas madali ko siyang ma-shortcut kasi ang i-divide ko lang, yung sobra. I-divide ko kung ilan sila. Yung ibahin-bahin ba? Ano ba yan sa Tagalog? Tama ba yun? Bahin-bahin pa rin? I-share-share ko ba? Dapat pareho sila. Yan yung average. Happy! Happy na yung everybody. So dito na tayo sa number 8. Ay, number 8. Okay. Miss Leona left speed tayo home and drove at a rate of 50 miles per hour for 2 hours. She stopped for lunch, then drove for another 4 hours at 65 miles per hour. Nandun si Ma'am Leona sa Los Angeles. How many miles did Letty drive to reach sa Los Angeles? Okay, number 8. Very good.
Okay, number 8. Ah, may tanong. Sinong Bisaya ka, ma'am? Sinong nagsabing Bisaya man ako? Ha? Sinong nagsabing Bisaya ako? Hindi ako Bisaya, oy. Kita nyo yun? Ang galing-galing kong mag-Tagalog. Hindi ako Bisaya. Okay? So ngayon, number 8. Ano gagawin natin dito? So, meron ng mga sagot sila. Very good. 50 miles per hour. Ito bang 50 miles per hour ba? Kada oras daw, 50 miles. Eh, 2 hours man siya. 2 hours ba? I-multiply natin to. 50 man kada oras, dalawang oras. So this is 100. Okay? Ngayon, dito tayo sa 65 miles per hour. Kada oras, 65. Therefore, kung apat na oras, i-multiply lang natin ito. So, si 65, ilan ba yan? 65 times 4. 260. So, happy. Happy. Very good. 360. Okay, happy. Shout out sa taga Cebu. Meron ba taga Cebu City dito? So, happy tayo na ang sagot ay 360 miles. Very good. So, ngayon, mag-proceed na tayo. Dito na tayo ngayon sa number 9. Province of Cebu. Oh, shout out sa mga taga Cebu dyan. Okay, from Cebu. Ako naman sa Cebu City. Oh, shout out sa lahat ng mga taga South Cotabato. Galing, gusto ko yung pagpapaliwanag mo, ma'am. Thank you so much. Thank you, thank you. Oh, number 9 na ba tayo? Okay, number 9. Ang given ay 6 over 8 plus 2 and 1 half plus 4 over 12. Ang tanong lang naman, so therefore wala tayong isosolve. Ang tanong lang is also the same as, ano tong 6 over 8? Mag-eliminate tayo dito. 6 over 8. Hanapan lang natin ang greatest common factor, which is 2. 6 divided by 2 and that is 3. 8 divided by 2 and that is 4. So 3/4. Lahat ng merong 1 half. Eliminate na natin yan. Eliminate. Dalawa na lang. Oh, shout out. May Surigao City, Dumaguete. Oh. Camiguin Island. Gusto ko mapuntahan yung Camiguin. Ay, Ilongga ka, ma'am. The best ka, ma'am. Oh, maganda pa ako, no? The best, maganda. Oh, maganda si madam. Now, dito tayo sa gitna. Ang gitna ay 2 1/2. Yung natitira, pariho lang yan na 2 1/2. 2.5 or 5 over 2. Paano siyang na 5 over 2? Ganito kasi yan. 2 times 2, that is improper fraction, sa 2 and 1 half. 2 times 2 and that is 4 plus 1 and this is 5. Kopyahin yung denominator na 2. Ito yung improper fraction sa kanyang mixed number na 2 and 1 half. So therefore, correct yung dalawa. Dito tayo sa last part. Itong last part, 4 over 12. Hanapan lang natin ang greatest common factor, which is 4. Paano ba hanapin itong greatest common factor? Tingnan mo yung pinakamaliit na value, 4. Si 4 ba makadivide sa 12? Kapag yes, yan na yung greatest common factor. So, 4 divided by 4 and that is 1. 12 divided by 4 and that is 3. 1/3. Isa lang ang 1/3. Ito na yung sagot. Letter D.
Happy Sindangan, Zamboanga, happy everybody. O gusto ko mag-visit dito sa Camiguin Island. Happy. Next na tayo sa number 10. Sibuyan Island, Roblon, come and visit. Sa susunod na mag-Luzon, Visayas, ako no, dapat papunta na ako dito. Okay, number 10. There are 36 rims. Bukid nun, Agusan. There are 36 rims. 36 ba? 36. Rims of bond paper in that drawer daw. Now, yung nandito. If 1 1/4 dozen. 1 1/4 dozen. Anong ibig sabihin nito? Isang dosina. 1/4 na dosina. Ang isang dosina, ilan yan? Ilan ang isang dosina? 12. Isang dosina. 1 dozen means 12. 12 rims. 1/4. 1/4 of 12. Or 12 divided by 4, that is 3. Kapag sinabing 1 1/2 dozen, i-add mo to. This is 15. Okay? If 1 1/4 dozens of rims were to be used in printing, ang tanong, how many rims should be left in the drawer? Yung equivalent natin sa 1 1/4 ay 15. I-minus lang natin ito, Happy. Yes. Minsan na itong lumabas sa mismong exam. Happy. So this is 21. Madali lang si number 10. Hi, number 10. Madali lang yan, ma'am. Uy. Okay. Papel at ballpen ang dapat nasa inyo ngayon, ha? Para ma-exercise kayo. Okay? Number 11. Okay. A square and a rectangle. I-drawing natin para ma-picture out nyo lang. Ito si square. Equal sides. Ito si rectangle. Si rectangle ba? Na may parehong sides. Yung mga sides ba? Ito yung rectangle. Okay? Ngayon. A square and a rectangle have equal areas. Anong ibig sabihin ng areas? Length. Length at yung width or sides ba? Yung magkabilaang sides. Or baliktara natin to. Ito yung width, length. Okay? Happy? Area. Paano kuhanin ang area? Width times length. Ganun, kunin yung area. Width times length, length times width. Walang problema yan. Pareho lang din yung sagot. Now, the square and the rectangle, equal daw sila ng area. So ngayon, if the rectangle ay ito yung area niya, ito yung mga sides niya, i-multiply lang natin itong si 36 by 16. So, wait. I-multiply natin itong 36 by 16. So this is 36, 18, 21, 3, 6, tama ba itong pinagkuhan ko? 6, 7, 5, tama? 5, 7, 5, 7, 6, okay. Si 5, 7, 6, siya yung area. So therefore, ito din ang area dito sa square 5, 7, 6. Anong meron natin sa square? Equal sides si square. So therefore, yung i-multiply natin sa square ay pariho yung sides. So anong gagawin lang natin dito para ma-solve? Bidaw? Para makita natin yung sides, anong gagawin, anong operation? Ano nga ba yung operation? Operation means division, multiplication, minus, plus, or may square root, ganun. May radical signs, or raise to, yung exponent baka mo. O anong gagawin ko para makuha ko yung sides? Anong gagawin ko sa 576?
Anong gagawin ko sa 576 para makuha ko yung sides? Ay. I-square root ko siya. Okay? I-square root ko siya. Mag-divide lang tayo ng 4 kung si 556 ay perimeter. Hindi man siya perimeter, siya yung area. Area, square root. Square root. Okay? Kung perimeter, ang perimeter kasi ito yung total sides. Total sides. So kung ano man yung perimeter sa ating square, halimbawa ang perimeter dito, ang kada sides ay 4, 4, 4, 4. Kung i-total natin ito, yan yung perimeter, which is 16. So si 16, i-divide natin ng 4 para makuha natin yung sides. Perimeter. Ngayon, area kasi yung given, kaya ang gagawin natin ay square root. Since i-square root natin yan, isa sa shortcut. Trial and error. 24 squared, is it 576? 26 squared? Or ito bang 29 squared? 34 squared? Kung saan dyan yung magbibigay sa inyo ng 576, which is 24. Ito na yung sagot. See? 24. Okay? Hindi allowed yung calculator. Paano mag square root without using any calculator? Pwede ba tayo magsampo? Pero mahaba na, no? Wag na lang siguro eh. Yung paano mag square root without using calculator? Okay, square root. Pwede nyo na lang i-search sa YouTube. Uy. Square root without calculator. Tapos idugtong nyo yung linalim. Para ba mas madaling ma-sort out yung dati na natin upload regarding dito. Okay, happy? Da, sample down. Oh, square root. Paano ba mag-square root without using calculator? Square root. Paris, come the left, going to the right side. Tag dalawa. Si 5, hanapan mo ng mga perfect square root within sa 5. 1 times 1, 2 times 2. Hindi na pwede si 3 times 3 kasi more than na siya sa 5. Dito tayo sa 2. So therefore, this is 2. So yung 2 na yan, i-multiply natin 2 times 2 and that is 4. Now itong si 4, si ito bang 4, parisa natin yan siya. Okay? Wait. 4 times 4, dito na yan, minus na yan. So this is 1, 1, 7, 6. Si 4, parisa natin in such a way na ang sagot ay 1, 7, 6. Si 41 times 1. Si 42 times 2, si 43 times 3, okay? Yung mga last number dito, yung last digit ay 1, last digit ay 4, last digit ay 9. 44 times 4, last digit nito ay 6. 16, carry 1, 16, that is 17, and this is exactly 176. So therefore, ito ay 4. So this is 4. 4 times 4, is 176. So 176, i-minus mo yan, that is 0. So para ka lang nag-divide, ibang style lang ito. So ang sagot ay 24. So ganito, mag-solve ng square root without using any calculator. Marami pa itong paraan, siguro mga 3 solutions yata yon. So pwede nyong panoorin yung dati na nating mga videos kung paano mag-square root without using any calculator. Any number without using any calculator. Number 12. Two numbers
are in the ratio of 3:5. The lesser number is 42. What time? The greater number. Okay. Anong sagot nyo sa number 12? Oh, marami-rami tayong muscle ngayon kasi 30 minutes pa. Very good ninyo eh. Number 12, very good. So yung iba, mag-solve kayo. Two numbers daw are in the ratio of ano ang gagawin natin dito. Okay. So tingnan nyo yung mga solusyon nila ha. In kaso lang, nakalimutan nyo kung paano itong ratio-ratio. Kaso lang ha. Dito muna tayo sa style na tawagin kong kanto style. Dito muna tayo sa kanto style. Dalawang numero. Yung isang numero, kung tatlo, tatlo, lima sila ang hatian ba? So gagawa ako ng tatlong hati dito sa isa. Yung isa naman ay mayroong limang hati. Okay, pareho yan. Isipin nyo na lang, pareho yung laki na yan. And then, the lesser number is 42. Ito kasi, tatlong hati lang siya, tatlo sa lima, siya yung lesser. 42 daw yan. Si 42 ay ihati natin sa tatlo. Kasi may tatlo tayong mga basket-basket or mga boxes dyan. Hatiin natin sa tatlo. 42 divided by 3. Ilan ba to? 14? Tama ba ako? Tiring. Tiring. 14. Okay. So, therefore, kada box dito, 14. Pariho ang sukat. So, 14 din ito. 14 din yan. Find the greater number. Ito man yung greater. Lima man. Limang 14. So, 14 times 5, yan na yung sagot. 14 times 5, and this is 70, letter A. Happy? So, meron pa tayong next. Another solution. Doon tayo sa ratio. Okay, another solution. Ta-da! Okay. 3:5 ay pariho lang sa fraction na 3/5. Equals, kung lesser number si 3, doon din ilagay natin. Kung si lesser number nasa numerator, doon din ilagay natin yung value niyang 42. So this is 42. Let n para sa hinahanap natin na greater number. Cross multiplication. Oh, marami na. Mayroon na namang na, buti mga dado doon, 1,000 plus no, nung bago yung exam. 1,000 plus, tapos lumabas talaga yung tissue. Oh, yan, multiply, cross multiplication. So this is 3N. And then 5 times 42. Ilan ba ito? 5 times 42. 10. Kariwan, 21, 0. 210. Tama ba ako? Ngayon, para makuha natin yung value ni N. Since si 3 ay pang-multiply sa N, multiplication, paris-paris. Anong paris kapag multiplication? Division. Okay. In other words, mag-divide ba tayo ng 3 to both sides para makancel si 3 dito. Now, N equals 210 divided by 3. This is 70. Ito na yung value ni isang number. Okay, thank you so much. Happy? Wala tayong problema sa number 12. Very, very happy. Number 13. Okay. Number 13. The total area of a cube is the sum of its lateral area and the area of its bases. If the edge of the cube is 4, find its total area. Area ang hinahanap ha, hindi yung volume.
area ang hinahanap. Magkaiba ang volume sa area. Side times side lang talaga yan siya. Okay? Gusto nyo bang itry nyo munang sagutan ito dahan-dahan? Mag-relax man ako. Itry nyo munang sagutan. Magkaiba ang volume ha. Area ang hinahanap ka. Very good ni Sir Troy. Area. Very good. So, yung area, side times side. I-drawing natin yung maganda nating cube. Marunong ako mag-drawing ng cube. Dapat equal. Tadang! Yan, dapat maganda yung cube ko. Maganda. Wait, hindi siya maganda. Dapat maganda yung cube ko. Tadang! Okay? Klaro? Ito daw ay 4. So therefore, 4 yan lahat kasi cube man. Yung isang face, dyan ba? Yung isang face. That is 4 times 4 equals 16. Ilang mukha ba itong cube? Mukha. Okay? Ang mga mukha, yung mga sides. 1, 2, 3, 4. Apat. May taas, may baba. Pang-anim na yan. So, i-multiply lang natin ng 6 ito. Happy? Okay, very good. Si Sir Troy. So, yung buong area, hindi ako sigurado kung ang pangalan nito ay surface area yata. Sinong teacher dito? Surface area ba? Tama ba ako? Na ang pangalan nito ay surface area. Sinong teacher dito? So, kasi yung mga term natin ginagamit, pang layman's term masyado ba? Para pang, hindi siya pang estudyante, pang ano, pang maramihan, pang masa. So, kung mayroong estudyante, ay mayroong teacher dito, I don't know kung ang naalala ko lang, baka surface area ang tawag dito. Okay? Baka lang. Naalala ko lang ba kung tama ba ito, surface area ang hinanap. So anyway, 16 times 6, this is 6 times 6, 36. So 3, and this is 96. So ang sagot ay 96. Happy? So happy na tayo ha. 96 ang sagot dito sa number 13. Everybody happy? Mag-proceed na tayo. Dito na tayo sa number 14. Number 14. A board of 18 feet long is cut into two pieces, 2 feet less than the product of five, product ha? So, product of. So, ang andyan, multiplication. So, product of five and the length of the shorter piece is equal to the difference between 3 times the length of the longer piece and 8. Kapag may and, yung between, subtraction ito. Thank you, Ma'am Joms. Thank you so much. Oh, so ngayon, happy? Oh, i-solve niyo to. Meron tayong word to equation sa ating YouTube channel. Pwede niyong i-search na ganito, word to equation. Okay? Word to equation. Idugtong yung beautiful name na Leonalyn para mas madaling ma-sort out ba yung dati na natin mga ganito. Oh. Pwede magdahan-dahang mag-solve yung iba dito sa number 14. Okay?
Yung hindi pa naka-enroll dito sa class Tanglaw, mag-enroll na kayo. By the way, yung akin naman ay pang forever. Kung napapansin nyo yung mga post natin sa Free Viewers Managed by Leonalina FB page, pang forever yun. Tapos, mura lang siya kasi ako lang lahat. Daily yung discussion natin, yung mga post-post, yung mga ganun. Maganda rin mag-enroll kayo doon, pero yung pang-intensive review dito kayo sa class Tanglaw. Okay? I-message nyo lang si Sir Clerk Kirk, nandito yata. Tingnan nyo lang yung pangalan niya dito sa comment or itong FB page na to mismo na class Tanglaw or si Sir Jerome Abaw. Okay? Ha? Okay na? Proceed na tayo. Paano ba to i-solve si number 14? Paano kaya i-solve si number 14? Meron tayong dalawang shorter, yung isa ay longer. Anong gagawin ko para mas madali ko siyang ma-identify? Dapat pangalanan ko siya, yung isa ay shorter, yung isa ay pangalanan kong longer. Okay? So, i-add ko to. Saan bang gusto ko mga kulay-kulay dito? So, i-add ko siya. Hanap muna ako ng mga kulay-kulay ba? Okay. So, i-add ko siya. Ang total ay 18. Hindi kayo ma-alcance. Thank you, Sir Rigi. Diba? Number 13, paki-screenshot. Pasuyo sa number 13 daw, screenshot. Ano ba itong ilong ko? Nag-mekos-mekos man siya. Kailangan din niyang magpakita ng itong ilong ko. Okay. Okay na. Okay. So, wait. Adjust natin yan siya dyan. Dito na tayo sa next na statement. Yung next na statement. Sorry. 2 feet less than. Two feet less than. Ibig sabihin yan, minus 2. 2 feet less than means minus 2. The product of 5 and the length of the shorter piece. The product of 5 and the length of the shorter piece. Anong ibig sabihin itong product of 5 and? So, i-multiply natin si 5 at saka yung shorter piece. 5 times S. 5 times S ay pareho lang yan kung ganito. 5 na i-multiply natin sa S. Okay? So, next is equal to the difference between. Equal daw siya to the difference between. So, mag-minus tayo. 3 times the length of the longer. 3 times the length of the longer. Ang longer natin, letter L. Ito yung 3 times. 3 times L. Difference man siya. So, mag-minus tayo. Wait. I-minus natin. 3L minus. Dasa na yung difference niya. Sa longer piece of the longer piece. Okay, 3 times. And 8. Minus 8. Naintindihan itong formula na to, naintindihan ba bago ko i-proceed? Naintindihan? Ito na yung bali na buo nating equation, base lang sa given. Naintindihan bago ko mag-proceed? Kasi kung i-proceed ko, parang useless kung hindi nyo naintindihan kung paano ko ginawa yung equation na ito. Ah, lag yung wifi. Okay. So, nag-gets kung paano ko ba nabuo ang equation na ito.
Mag-proceed na ako, ulitin ko saglit. Nasaan na yung mga people of the Philippines? Okay, no problem. Okay. Okay, ha? Ulitin ng saglit lang. Saglit, okay. Total, meron na tayong nabuo. Okay na tayo dito, nabuo. Ulitin lang natin. Yung unang statement, a board 8 feet long is cut into 2 pieces. Meron tayong shorter at longer. Ang total ay 18. Okay? Yan yung first statement. Dito tayo sa second statement. Sa second statement, 2 feet less than. Anong ibig sabihin ng 2 feet less than? Ito yun ba? Minus 2. Yan yung ibig sabihin ng 2 feet less than. Okay. Next. The product of 5 and multiplication ng and. The product of 5 and the length of the shorter piece. Anong ibig sabihin nito? The product of 5 and the length of the shorter piece. Ito yun. 5 times S. Diba? Let S para sa shorter piece natin. The product of 5 and the product of. So, mag-multiply tayo kapag product multiplication. Okay? Proceed na tayo. Happy? Ba't parang sinipon ba ako ba? Okay, happy. Next statement. Dito tayo sa oh, may away dito. Oh, ano? Kakasa? Is equal to. Oh, yan na yung ibig sabihin ng equal. The difference. So, hanapin lang natin pag the difference. Sa difference, asa na yung difference? Hanapin natin yung and. Ay, bakit na grabe yung sipon ko, sipon ko yung hindi matututuong sipon, yung sipon-sipon lang ba? Allergy. Ngayon lang, kanina, okay man to. Okay. Asa na yung difference? Yung difference natin ba? Hanapin natin yung and. Yan, and. Minus sign yung difference na yan. 3 times the length. Ito yung 3 times the length. 3 times L. Kasi sabi natin, let L para sa length. Okay? Parang 30 minutes na ako dito ah. 30 minutes! Asa na yun? Na i-minus difference. Mani-minus natin sa 8. Okay? Happy na! Pwede na natin itong isolve. Lagay muna natin dito sa may tabi-tabi. O, ganyan. Okay ha? Ngayon, ano bang hinahanap natin? What is the length of the shorter piece? Yung length ang hinahanap natin. So, kung length ang hinahanap natin, pwede itong letter S. Gawin natin itong letter S ang, or si letter S, or si letter L. Pwede namang letter L. Okay? Si letter L na lang. So L. Parang gusto kong si letter S na lang. Letter S na lang. Si letter S. Si letter S. Okay. I-isolate natin si letter S. So ito, kapag pang-add siya dyan, pang-minus siya sa kabila. So this is minus 80, equals 18 minus L. So itong 18 minus L, yan yung value ni S. So, si 5, i-multiply natin ito by 18 minus L. Nakuha? Itong sipon, wala to kanina. Nung nag-umpisa, wala talaga siya. Gusto lang talaga niyang bida-bida ba? Gusto niyang ma-identify na nandyan din siya. Oh. Okay, minus 2, tapos kopyahin yung iba, 3L, tapos si minus 8.
Nag-gets nyo kaya ito? Kasi man itong sipon ko, ayaw din niya magpapatalo. Gusto niya nandun din, bida din siya dapat. O, 18 times 5. 18 times 5. 90? Tama ba? 44. Tama ba ko? 18 times 5. Is it 90? Tapos, i-multiply natin yan. Negative 5L. Okay. Tapos, si minus 2. And then, kopyahin na naman natin si 3L minus 8. Okay, happy na. Malapit na tayo sa katotohanan. Hay, malapit na tayo sa katotohanan. Ipagsama natin yung mga like terms. 90 minus 2. This is 88. So, this is 88. Okay, saan galing si 88? 90 minus 2, 88. Meron pa tayong isang minus 8 dito. Si minus 8, kapag i-transfer sa kabila, magiging positive 8. Okay? So, therefore, this is plus 8. Happy? Now, kopyahin natin si 3L. Meron tayong plus, anong kulay dito? Minus 5L. Si minus 5L, minus. Kapag matransfer sa kabila, anong pares-pares kapag subtraction or minus? Ang pares ay addition. Okay? Addition or positive 5L. So therefore, this is plus, wait, hanap tayo ng ibang kulay ba? Para plus 5L. Klaro? Ah, klaro. Ah, malapit na tayo sa katotohanan. So, 88 plus 8, 96. Tama ba to? 96. 3L plus 5L. This is 8L. Ay, na lang talaga. Nag-grabe ba siya? Ngayon, liitan muna natin kung wala na akong space ba. Okay. Ngayon, para makuha natin yung value ni L ba? Oh, pag para makuha natin yung value ni L, si 8 pang multiply sa L, ang pares kapag multiplication ay division. In other words, nag-divide tayo ng 8 to both sides. So, 96 divided by 8, ilan yan siya? Ha? 96 divided by 8. That is 12. Tama ba ako? Number 14. 96 divided by, bakit parang the length of the shorter pala hinahanap dito? Dapat pala ang nilagyan natin, isipin nyo, sa kahaba-haba ng ginawa natin, dapat pala shorter ang hinahanap. O, 96 divided by, this is 12. Okay. Alam nyo ba na hindi pa yan ang sagot, ha? Si S plus, ito ba? Yung length natin ay 12. Okay? Yung hinahanap natin ay shorter. Kaya S equals 18 minus 12, which is 6. Ang haba ng ginawa natin. Bakit yan ang napili ko? 6 ang sagot. Dapat pala, ang pinili ko, dapat alam natin kung ano yung pipiliin natin para hindi na tayo mag-minus-minus. Ang hinahanap dito ay yung shorter. So, dapat ang ginawa ko yung S,
ay equal sa 18 minus L. Kasi ang hinahanap dito ay yung, ay, hindi, yung shorter man. So, dapat, dito tayo sa length equals 18 minus L. So, dapat dito sana ako 18 minus S. Nag-gets niyo kung anong mga pinaggagawa ko dito? L equals 18 minus S. Another solution ito. Na, okay? Well, ay, wait. So, ito ay i-multiply natin sa 3 minus 8. Ganun. 5S equals, ayan. So, kung i-multiply to, mag-solve-solve lang ako ha. Na ako-ako lang. O, ano to? Kung si 18 i-multiply ng 3, this is 54. So, therefore, this is 54. Tapos 3S, 8, 5S, minus 2. O, hala, nag-solve-solve na si madam. O, ako lang yung nag-solve-solve. Ah, saan naman yung mga pareho dito? O, ito, ang pareho ito. So, si 5S, tapos ito, pang-add na siya sa kabila. O, naintindihan nyo ako, 54 minus 8, tapos si 2, pang-add dito. O, nag-gets nyo? So, ngayon, mag-add-add lang tayo, ha? Hayaan nyo ako, ha? Mag-add-add lang ako. Kung 8S, so, si 54 minus ng 8, and that is 46. 46 ada ng 2, that is 48. Tama ba ako? 48. Okay. Si S, i-divide natin si 8. 48 divided by 8, and that is exactly equal to 6. Very good! Dalawang solusyon ang pinakita ko sa inyo, ha? So, yung pangalawang solusyon, parang ako-ako lang din nag-solve, no? Happy! Shout out from Digos. Si Faith Dignadice, DC. Happy? Okay, na happy na everybody? O yung mga bagong pasok ha, i-PM nyo itong class Tanglaw para mag-enroll kayo dito. Pero yung mga, baka may nalilito ba, meron din ako ang akong sarili. Bali, tayo-tayo lang. O, ganun. Ito, intensive review, meron at meron kayong makukuha nito. Meron din akong sariling grupo-grupo. May nag-comment, ma'am, magpasali ako sa kulto mo. O, kung sinong gusto magpamembro sa akin, o, mayroon tayong sarili-sarili din. Na tayo-tayo lang ba? So, kayo, doon kayo mag... Ito, mag, pwede kayo mag-message sa Class Tanglaw. Tapos yung mga atin-atin lang ba, doon kayo mag-message sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pero solid kung dito kayo sa Class Tanglaw. Tapos, magsilip-silip din kayo sa Free Reviewers Managed by Leonalyn na FB page. Number 15. Itong number 15, sikat na age problem. Meron na ba kayong sagot dito sa number 15? Number 15, meron na bang sagot? James' dad is 5 times. Kinupya lang natin to ha. 5 times older than James, si James' dad. James is twice as old as his sister Sarah. Now in 2 years, the sum of their ages will be 58. How old is James now? Now careful. Ang nandito ay 5 times older than versus sa 5 times as old as. Magkaiba ito. Pero, kung gagamitin natin itong 5 times older than, wala sa choices yung sagot. Okay, kung gamitin natin si 5 times older than, wala sa choices yung sagot. So,
possible na itong sikat na age problem na ito, matagal na kasi itong paulit-ulit na pinopost, dapat ganito yon, 5 times as old as. Okay? 5 times as old as. O, nandito si James. O, si James. So, yung mga James dyan, yung papa nyo is 5 times as old as. So, dapat hindi siya older than, as old as. Ano bang ibig sabihin ng 5 times as old as? So, 5N. 5 times older, that is 5N plus N. Yan yung ibig sabihin ng 5 times older. So, anyway, huwag na tayo magpalito dyan. Para nasa choices yung sagot, doon tayo sa 5 times as old as. Given, James. James dad, si James. Nandyan si Sarah. Edad nila now. Si Sarah, yung edad ni Sarah, let R para sa edad ni Sarah. James is twice as old as Sarah. Ang ibig sabihin ng twice as old as Sarah. Let R, hindi pa natin alam yung edad ni Sarah. So therefore, this is 2R. James' dad is 5 times as old as James. James' dad ba? Si dad, father ni James, is 5 times as old as James. So therefore, ano gagawin natin? 5 times 2R. Happy! Oh, hindi pa tayo tapos man. Andun tayo sa 2 years. In 2 years, ibig sabihin, plus 2. In 2 years, the sum of their ages will be 58. Now, in 2 years, i-add mo na natin, ay, multiply natin. Si 5 times 2R, this is 10R. Ang edad ni James, yung father ni James, now, ada natin ng 2 years man. Ngayon, ito namang si, wait, dito tayo sa ibang mga kulay-kulay, para klaro ba sa inyo, si 2R, yan yung edad ni James now. Ada natin ng plus 2 para sa edad niya in 2 years. Edad naman ni Sarah now ay R. Bakit mga letter R yan, ma'am? Variables ang tawag dito or yung mga letters ba? Kasi hindi pa natin alam kung ilan yung edad nitong mga tao na to. Kaya naglagay tayo ng mga, ano tawag dito? Mga letra. So ngayon, adan din natin yan kasi sila man, pareho man silang magbe-birthday every year. So meron din tayong plus 2 kay Sarah. Ang total daw nito, according dito ay 58 daw lahat. Was 58. I-add muna natin yung mga like terms. 10R plus 2R plus R, this is 13R. And then, yung tatlong plus 2 natin, that is plus 6. Oh, nandito na tayo sa equation. Malapit na natin malaman yung edad ni Sarah. Plus 6. Anong mangyayari sa plus 6 kung i-transfer natin sa kabila? Anong pares-pares? Plus, minus, minus, plus. Yan yung pares. Kaya pang minus na siya dito sa kabila. Naintindihan? So ngayon, 58 minus 6. This is 58. Ito. O, natitira nandito pa si 3R. Ngayon, doon tayo sa kulay na 3R. So, this is 3R. Oh, malapit na tayo sa katotohanan. Yung sipon ko, inubos na niya yung mga tissue ko dito. Ngayon, para makuha natin yung value ni R. Since itong, yung bali, edad ni Sarah, since si 3 ay pang-multiply ni R. Multiplication. Anong pares-pares ni multiplication? Division.
or mag-divide na ng 3 to both sides. Para literal na lang. Now, itong si 52, i-divide natin sa 3. Ilan ba yan? Si, bakit 3? Bakit 3? 13 man, uy! Bakit 3? My goodness. Again. Okay. Erase. Erase. So this is 13R. Since si 13 ay pang-multiply sa R, pang-divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide na yung 13 to both sides. O, 13 yan, 13. Kasi man, nahulog yung 1 nung nasipon ba ako, 13. O, 13 ito. Ngayon, si R ay equal 52 divided by 13. 4, no? This is 4. Meron na tayong value or edad ni Jane, ni Sarah. Edad ni Sarah ay 4. Wait, ating paliitin ito para meron tayong space. Lagay muna natin yan. Ganyan, iliit-liit ng kante. Ganyan. So, ang edad, ano bang kulay maganda? Ang edad ni Sarah ay 4. Ang tanong dito, how old is James now? Ang value ni R ay 4. So, this is 2 times 4 equals 8. The answer is 8. Happy! Happy ang everybody? Okay. Happy na. Next, number 16. Sulat kayo ha. So, the video cassette movie purchased for 440 was marked up 25% on the selling price. Maraming nalilito kapag ganito, no? Later, as retail prices fell, this movie was marked down 20% on the current sale price. Now, find the new sale price. Marami na tayo mga videos, yung mga old value na i-increase natin, tapos i-decrease na naman natin. So, yung mga new value, magiging old value, i-decrease na naman natin. Marami na tayong ganyan sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Okay, solution number one. Ito ay tawagin nating box method or gusto kong tawagin itong kanto style way. Kasi itong kanto style way, para siyang, halimbawa ba, wala kang kaalam-alam mag-solve. Pwede ito. Si 440 daw was marked up. Therefore, itong 440, ito yung kabuuan. Mark up by 25%. Si 440, ito yung kabuuan. Kapag sinabing kabuuan, 100%. I-mark up daw ng 25%. Ilang 25% sa 100? Apat. Gagawa ako ng apat na boxes. Apat na boxes. This is equal to 100%. Yung kabuuan. Since yung 25% ay equivalent siya, bali yung 25% ay may apat na 25% si 100%. So therefore, ang gagawin ko ay i-divide ko itong 440 by 4. So 110 ang kada boxes na ito. Kapag sinabing increase by 25%, so alam mo na ang 25% katulad lang nito, which is, yan yung 110. Okay? Ngayon, yan na yun. Mag-increase ng 25%, so ang total dito ay 550. Si 550 naman, later, ay i-markdown ng 20%. Ano mangyayari pag mag-markdown tayo ng 20%? Ang ibig sabihin naman nito,
ay itong 550 natin, siya naman yung 100% natin. Si 100% natin, kabuuan ni 550. Okay, kabuuan niyo 550. I-deduct or i-decrease natin, markdown by 20%. Ilang 20% si 100%? 5. Meron na tayong 5 dito. So therefore, kada isang box dito ngayon ay equivalent sa 20% markdown. Wala na yan, markdown. So ang natitira na lang natin ay itong 4 na 110. So therefore, ang sagot ay, anong sagot dito? 110, 4 na 110. Ganun pa rin. 440. 440. Okay. Ngayon, dito tayo sa ating solution number 2. Ito ay sana naintindihan niyo. Ito yung pinakadetalye. Now, dito tayo sa ating solution number 2. Si 440, okay, increased plus. Asan yung increase? Was markup, addition by 25% of 440. Happy? Okay. Saisahin natin, ha? 440 plus 25% of 440, 9, 110, 550. Si 550, mag-markdown tayo. 550 minus 20% markdown of 550. Happy? 550 minus markdown 20% of 550. Ilan 20% 550? 110. And this is 440. Ito na yung sagot. Happy? Meron pa akong solution number 3. Solution number 3, ito yung pinaka-shortcut. Pero kailangan nyo lang intindihin yung shortcut na to. As in, mag-multiply lang tayo ng tatlong number, yun na yung sagot. Ready na ba kayo sa solution number 3 natin? Actual din itong lumabas. Itong ganitong klaseng problem. Happy! Happy everybody! Solution number 3. Ready? Ito na tayo sa solution number 3, ha? Where is everybody nag-sleep-sleep na, everybody? Umayin na kayo mag-sleep-sleep. Okay, mahaba pa tayo. Solution number 3. Happy ba kayo? I-comment nyo na yung mga friendship nyo. Sana happy everybody, ha? Very good. Mayroon na mga 20% of 110 is 25% of... Okay, now, dito tayo sa solution number 3. Okay. Solution number 3. 440. I-multiply natin sa 1.25. I-multiply ulit natin sa 0.8. Ang sagot dito ay 440. May tanong? May tanong? May gustong magtanong? Ma'am, saan galing yan 1.25? Ma'am, saan galing si 0.8?
Ang sagot dito ay 440. May tanong? Ang sagot. Walang sound. Hello, mic test. Uy, walang sound. Do? Ang sagot. Ay, mayroon ng sound. Hello, mic test. Clear? Hello? So, may... Nabalik na. Okay. Okay, may magtanong. Any, may question? Question? Si 440. Ito yon. Okay. May tanong? Sinong gusto magtanong? Saan galing si 1.25? Saan galing? Okay. Si 1.25, yung kanina sa ating solution number 2, 440, okay? Ada natin ng 25% of 440 para sa sagot. Lahat ng walang nakasulat, itong 25% kasi, yung 1/4 lang sa 240. Ito kasi kabuuan, ibig sabihin, ito yung 100%. Okay, kabuuan. One lang din naman. So, nung i-multiply natin ito, yung 25%, okay, this is 0.25 dito sa 440. Ina-add kasi natin yung kabuuan pang 410. Ang kabuuan, that is equal to 1. Sa percent pa, ito ay 125%. So therefore, in decimal, that is 1.25. Markup, kadalasan, basta markup, meron yang 1. Ganon. Meron yang 1 kasi yung 1 yan yung kabuuan. Mark up tayo. Now, itong mark down. Saan galing si 0.8? Mark down. Kanina yung 550 natin, minainusan natin ng 20% of 550. Kung minainusan natin ito, which is this is 110, 550 minus 110, and this is 440. Ano ba tong 440 na to? This is 80% sa kabuuan ni 550. So instead na gawin natin ito, doon tayo sa 80%. 80% of 550, pariho lang. That will give us 440. Na-guess? 0.8. 80% of 550, that will also give us 440. Siya yung pinaka-shortcut dito mismo. Happy? Kasi ito yung kabuuan. Yung AI, yung 550, yan yung kabuuan. 100%. Minusan natin sa 20% of 550 minus 20%. Ang sagot dito ay 80%. So therefore, kung ang sagot dito ay 440, siya yung 80%. 80% means 0.8. So happy na? Ito yung shortcut, solution number 3. So mas madali ito, solution number 3. Basta maintindihan nyo lang din yung solution number 1 at 2. Practice lang ng practice. Madali lang talaga ang mathematics. Huwag nyo lang pangunahan ng takot ba? Relax. Happy-happy lang. So, happy? Happy ang everybody dito sa ating number 16. Mag-proceed na tayo sa ating number 17. Anong meron
sa ating number 17, o perimeter. Kapi, how many meters of fencing are needed to enclose 84 meters by 48 meters rectangular garden? I-drawing natin. Drawing ko para ma-picture out sa iba dyan. Ito yung 84 meters. Ito ang 48 meters. Ano ang tanong? How many meters of fencing are needed to enclose itong rectangle? Kung, wait. Kung merong 84 meters dito, syempre, yung nasa ka-opposite niya ay 84 meters din. Okay? And then, ano pang mga kulay-kulay? Kung merong 48 dito, yung ka-opposite niya ay 48 din. Dalawang 48. I-add natin sa dalawang 84. Actually, ang hinahanap natin dito ay yung perimeter. Total size. 48 times 2, 96. 84 times 2, 168. I-add lang natin ito. This is 14 carry 1, 16 carry 1, 2. So, happy? Letter C. So, happy na ang everybody. Naintindihan? Gets na gets? So, madali lang yan, mama. Hindi na talaga nag-stop ba? Para siyang waterfalls. Wala man akong sipon, pero ito yung mga allergy-allergy ba, nag-waterfalls na siya. Para siyang waterfalls. So, happy na! Happy, everybody! Huwag kayong mag-message sa aking FB profile, ano ba yun? Yung FB ko mismo ba, na Lunalin Mutyata yun eh, kasi sobrang dami. Doon kayong mag-message sa akin ha, sa Free Reviewers Managed by Lunalin. Okay, number 18. Okay, sagutin si number 18. A water container has 100 ml of water in it and is 20% full. How many ml of water can this container hold if it is full? Okay, sagutan ang number 18. Thank you, Ma'am Rochelle. Happy everybody, Sir Clint. Okay. Hello everybody. Oh, number 18. Anong sagot sa number 18? Very good. Oy, anong sagot sa number 18? Meron tayong sumagot si Ma'am Yen. Okay. So, since mayroon na tayong sagot, gusto nyo mag-drawing-drawing muna ako, doon tayo sa Canto Style Way. Yung container ng water daw, okay, container na ito. Si container daw, kapag 20% full, okay, ito yung 20% full, 100 ml daw yan. Ilang pag sinabing full, that means 100%. Ilang 20% si 100%? 5. So therefore, i-multiply lang natin ng 5. So ang sagot dito ay 500 ml. Kasi man, isa pang 20%, so 100 ml, okay? Hanggang 20%, hanggang ma-100% yan siya, 20%, tapos pang limang 20%, ito 20% ganun. Okay, happy? Nag-gets? Let's do solution number 2. 100 is
20% of sa yung container na ma-full yung container, let F para sa ma-full yung container. Kopyahin si 100, ang is equal yan siya, 20% means 0.2 ang of multiplication, let F para sa hinahanap nating kabuuhan. Okay. Oh, galing yung mag-drawing. Yes, magaling talaga ako mag-drawing, sir. Kasi man, maganda man ako. Okay, next. Since itong si 0.2 pang-multiply sa F, kailangan natin kunin yung value ni F. Pares sa multiplication, division. In other words, mag-divide tayo ng 0.2 to both sides. I-cancel yan siya. Letter F na lang ang natitira na 100 divided by 0.2. I-move natin yan one time. Mag-move ka, dagdag ka na isang zero sa taas. So 1,000 divided by 2, ay 500. Happy na? Very good. Happy everybody, sa number 18. Okay tayo. Wala mga questions, violent reactions, and everything. Happy? Marami pa to. Non-stop. Dapat kayo yung magsagot. Okay, number 19. When the original price of an item is increased by a certain rate, hindi natin alam yung rate, the increased price is 310. Now, when the original price is decreased by the same rate, the decreased price is 1,900. What is the original price of this item? Okay, sagot. Para magkapareho tayo, let R para sa mismong rate. Rate increase. Mapadecrease man siya. Okay, pakisagot. Oh, nagutom na ako. Okay. Let R. R ang gamitin natin. Pwedeng X, Y, Z. Anong gusto nyo? Number 19. Dapat mag-solve-solve mo kayo, kunwari, kasi para ma-practice kayo ba? So, dapat mag-solve-solve kayo para ma-practice. Oh, sino pang gusto mag-try? Mag-solve kayo para ma-practice. Hindi mangupya. Number 19. Yung mga sagot ninyo, anong solusyon nyo sa mga sagot ninyo? Hindi tayo pwedeng mag... kasi yung mga sagot... very good, oy. Ah, very good, si Sir Jerome. Okay. Marami ng very good. Oh, nag-minus man kayo dyan. Doon tayo sa rate. Aha, saan dito? Blue muna tayo, okay. Dito muna tayo sa increase. Okay, increase. When the original price, we have 100%. Of an item is increased by a certain rate plus R. Let R para sa increase rate. Okay. The increased price ay 3,100. Alam nyo ba na parang mag-ratio lang tayo nito? Okay, parang mag-ratio-ratio lang tayo kasi nga, ito namang nasa baba, again, nasa given. When the original price is decreased by a certain rate, so minus R, nakuha
minus R. Now, asa na ba yun? The decrease price is 1,900. So, this is 1,900. Anong gagawin ko dito? Ang gagawin ko dito ay mag-cross multiply ako. Pero bago ang lahat. Itong dalawang zero, okay, pwede ko mang i-out. I-keep ko lang si 31 and 19 para hindi masyadong malaki yung number natin. Now, yung 100%, mismo, kunin natin yung percent sign. So, ano bang equivalent sa 100%? Kung 50% sa decimal, that is 0.5, ano yung 100%? 1. Okay? Si 100% ay 1. So, anong gagawin ko? Ito ay magiging 1 lang. So, yung 100% sa baba ay 1 lang. So, happy? Okay. Ito na yun ang ating equation. Dahan-dahanin natin, makuha na natin yung value ni R. Itong si 19, i-multiply natin dyan. 19 times 1. This is 19 times R plus 19R. Hindi ba ako nag-mekos-mekos dito sa mga number 19 natin? Tama ba to? So, ito ay i-multiply natin sa 31. 31 times 1, 31. Minus, kasi minus ito, 31R. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Okay? Wait. Ito natin yan. Pagsama natin yung mga like terms. So, sinong i-keep natin? Si 19R. I-keep natin si 19R. Tapos, itong minus 31R. Pang minus siya kapag matransfer sa kabila, pang add na siya. Okay? And then, kopyahin si 31. Mayroon ba tayong isang 31? Si 19, i-transfer natin positive 19. Pang minus na siya sa kabila. Nag-gets ba dito banda? Meron bang hindi nakaintindi? Kung negative sign siya, kapag i-transfer, magiging positive. Kung pang add siya ba? Kung pang minus siya, unless na lang kung division and multiplication. Okay, may nakaintindi dito? Naintindihan ba nga itong 19 nagiging minus 19? May question? Naintindihan ba na itong minus 31 nagiging plus 31? Okay. Very good. Okay. So ngayon, 19R plus 31R, and this is 50R. Tama ba ako? Okay, 50R. 31 minus 19, and this is 12. Tama ba? Para makuha natin yung R. Si 50, pang multiply dyan. So, pang divide na siya. In other words, mag-divide tayo ng 50 to both sides. Para makancel si 50, R na lang natitira. Now, R equals 12 divided by 50. Ilang 50 sa 12 kulang? So, dagdagan natin ang isa pang 0 pero yung decimal i-align na natin sa taas. 120, ilang 50 to? Dalawa lang. So, this is 100. And then we have 20, dagdag pa tayo ng isa pang 0. Si 200, ilang 50 yan siya, so 4. Therefore, this is 0.24. Anong gagawin ko sa 0.24? Diba? Umpisa pa lang, sabi natin, let R para sa rate increase and decrease. So, yung R natin equals 0.24. Hindi pa to ang sagot. Okay. Para makuha natin yung increase-decrease. When the original price, okay,
price of an item is increased by a certain rate, the price is 3,100. So yung 3,100 is, kasi yun yung original price. So yung original price, increase ba? So, is 1.24. Hala ma, nandyan na naman yung 1.24. Remember, 100% yung kabuuan ng original price na yan. Ada natin kasi plus addition, increased by, kaya addition, plus yung 24%, 0.24. Kung i-add natin to, this is 124%. Kung gawin natin decimal, this is 1.24. Kaya ang gamit natin ay 1.24. Naintindihan? Naintindihan ba to? Bago tayo mag-proceed. Kasi mahirap tong isolve kung hindi naintindihan yung detalye. Mahaba lang ang pagka-solve dito ha, kasi iniisa-isa man natin. Pero kung i-shortcut, dapat kayo yung mag identify kung saan kayo pwedeng mag-shortcut. Meron kasing pwede mong hindi na i-mention. Kailangan ko lang i-mention lahat kasi para maintindihan nyo ba. Katulad nito, pwede ko namang idiretso siyang i-divide ng 1.24. Pero kailangan kong kailangan kong ipakita sa inyo na si 3,100 is 1.24 imbis na direkta ko nala siyang i-divide ng 1.24. Si 1,900 pwede ko naman siyang idirekta na 0.76 ang i-divide ko. Pero paano yung maintindihan? So, dapat isa-isahin natin. So, ngayon, ang hanapin lang naman natin dito ay yung 1.24 of the original price. Original price. Para makuha na natin, di ba ang tanong, what is the original price of this item? So, dito banda, makuha na natin yung original price. 3,100 ang is equal yan, 1.24 ang of multiplication, let P para sa original price natin. Para makuha natin yung mismong P, since yung 1.24 pang multiply dyan, pang divide na yan dito sa kabila. So pwedeng kayo na lang magdahan-dahan na mag-divide dito, ang sagot dito ay 2,500. Yan yung value ni P. So ngayon, tingnan natin ha, kung 2,500 pa rin ba ang sagot, kung doon naman tayo sa 1,900 is, anong ilalagay kong rate dito? Si 0.24, okay, ay equivalent sa 24%, which is, yung kabuuan na 100%, minusan ko ng 24%, ang sagot dito ay 76%. Si 76%, yan ang ilagay ko, 0.76 of the original price. Ma'am, saan ka galing ng 76%? Bakit ganun? Kasi decreased. Decreased. Pareha lang kanina, original price. That is 100%. Decreased minus. Decreased by. I-decreased natin dito sa 24% of the original price. So 100% of the original price, kung i-minus mo yan, this is 76% of the original price. Diretso. Diretso. Okay? Nag-gets ba to? Oh. Ganito lang din naman. So direkta na tayo dito. 76% means 0.76. Diretso na tayo. Itong si 1,900. So si 1,900. Kopyahin 1,900. Ang is equal yan. This is 0.76. Ang of multiplication, let P para sa
original price na ito. Para makuha natin yung original price, and si 0.76 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan dito sa kabila. So therefore, this is 1,900 divided by 0.76. Hindi ko na to isa-isahin. Ang sagot dito ay 2,500. Pariho na silang 2,500. So therefore, yung sagot nating 2,500 ay tama. Happy? So happy, kailangan pa rin natin. Pwede siya trial and error, pero bago yan, hanapin muna natin yung rate. Once mahanap na natin yung rate, pwede na tayo mag-trial and error. Pero, no need na rin mag-trial and error since meron na tayong rate, direkta na lang natin. Happy? Oh, kung trial and error din, mahirap kasi isa-isahin mo. Pero kailangan mong hanapan talaga ng rate. So, ang explanation lang talaga ang mahaba. Uy, pwede mo naman kasi basta maintindihan mo lang siya. Huwag kayong masad. Basta maintindihan nyo lang. Paano daw mag-divide? Basta maintindihan nyo lang. So, we have 1,900 divided by 0.76. Yung decimal lahat ng mga pang-divide ay kailangan natin itong magiging whole number. So, i-move natin yung decimal twice to the right side. Ganun din ang gagawin natin sa loob, twice to the right side. At yung decimal i-align natin sa taas. Yung space, lagyan natin ng zero. Now, ngayon, pwede na nating i-ignore. Ignore nyo ang decimals. Ignore lang. Si 190, ilang 76 ba yan siya? Dalawa. Okay, dalawa. Then, 76 times 2. So, this is 12, carry 1, 14, 15. Tama ba kaya to? Okay. So, this is 8. This is 38. And then, i-drop mo tong isa pang 0. 380. Ilang 76 ba yan siya? 5. So, this is 30. Tapos 35. 338. Okay, 0 na yan siya. Mayroon pang dalawang 0. Kopyahin na lang. So, ang sagot ay 2,500. Happy! Ha, nagmekos-mekos ang brain cells. Happy bang everybody? No worries, dito tayo sa mas madali ngayon. Dito tayo sa madali, madali. Happy? Dito tayo sa simple lang. Okay, dito tayo sa simple. Iwanan na natin yon. Dito tayo sa simple. Annabelle can finish a certain job. Si Annabelle. Can finish a certain job in 12 hours. Isang trabaho in 12 hours. Together, Annabelle and Jenna, so together, can finish the same job, isang trabaho, sa loob ng 4 oras. So, ito namang si Jenna, isang trabaho, hindi pa natin alam kung ilang oras ba niya matatapos. Ang tanong dito ay, how many hours can Jenna finish the job alone? So, ang gagawin natin dito ay i-add natin yan, tapos equals yung together. Yes, recorded ito. Okay. So ngayon, ano ang gagawin natin dito? Hanapan ng least common denominator or i-multiply natin yung buong equation sa kanyang least common multiple. Paano ito? 12n. I-multiply natin ang buong equation by 12n. 1 over 12, i-multiply sa 12n. Cancel yung 12, so n na lang. Letter n na lang ito. Letter n na lang. Plus, itong si 1 over n,
times 12n, cancel mo yung n. So therefore, 12 na lang. This is 12. So equals, yung 1/4 i-multiply sa 12n, 12 divided by 4, and that is 3. So therefore, this is 3n. Okay, nakasunod ba dito? Tama ba itong mga pinagsisolve ko? Nakasunod. So ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. I-keep natin si 3n. Itong si n, since positive siya dyan, kapag matransfer pang minus na siya dito, tapos ang matitira na lang ay itong si 12. Nakasunod ba? Makinig lang naman. 3n minus n, this is 2n. So, yung 12 natin, nandyan pa. Para makuha natin yung value ni n, since si 2 ay pang-multiply sa n, pang-divide na siya sa kabila. In other words, mag-divide na 2 to both sides. Para letter n na lang matitira. Now, 12 divided by 2, and that is 6. Yan lang ang sagot. 6 hours itong si Jenna. Let n para sa number of hours na matatapos ni Jenna alone. Now, ngayon, sa kahaba-haba nito, kung naintindihan nyo ito, meron tayong shortcut. Ang shortcut nito ay galing lang din dito sa ating first solution na haba-haba. Yung shortcut nito, kapag together, alone and together, si 12 and 4, i-multiply mo lang. Now, since alone and together, 12 minus 4. 12 times 4, 48. 12 minus 4, and this is 8. 48 divided by 8, this is 6. Yan na yung sagot. Happy? Ha? Happy? Happy ba ang everybody? Happy? Huh? Okay. Happy ang everybody? Next. Happy ba? Kuna yung discussion ni ma'am. Okay, ngayon, dito na tayo si number 21. Itong si number 21 ay ganun pa rin. Okay? Ganun pa rin. Dito pa rin tayo sa yung working pa rin. So, nandito tayo, nandyan si Diana, tapos nandito si Myrna, at si Myrna, at si Together. Okay? Saglit lang kay mayroon taong, saglit lang. O ngayon, itong 21, isolve nyo muna ng saglit ha. Pwede nyong gamitin yung shortcut. Isolve nyo muna kasi mayroon lang akong bubuksan. Isolve nyo muna itong number 12. Gamitin nyo yung shortcut ha. Saglit lang ha. Okay. Tiding. Hello everybody. Oh, may sagot na ang mga people of the Philippines. So, doon muna tayo sa asa na yon si Diana can finish job in 15 days. Isang trabaho matatapos niya in 15 days. Si Myrna, isang trabaho hindi natin alam kung ilang araw niya matatapos, pero sila together matatapos nila in 6 days. Okay, i-multiply ko muna sila ng 30. M.
Oh, meron kayo ng mga shortcut, no? Or doon na lang tayo sa shortcut. Bakit ako magpahirapan po yung sarili ko? Hindi ko na lang pahirapan yung sarili ko. Doon tayo sa shortcut. Uy, 15 times 6 over 15 minus 6. Oh, nag-isa lang si Merna. So ngayon, i-multiply na lang natin itong si 15 times, ilan ba itong 15 times 6? Uy? Turing, 90. Tama? Tapos, and this is 9. Oh, 90 divided by 9, this is 10. So, ang sagot natin ay 10. Happy 10 days. Okay na tayo dito? Happy na dyan? Ay, na-tired na ba ako? Happy na tayo dito? Oh, ang importante, masagot. Sige, happy na tayo. Ah, yung iba kasi nanghihingi sila ng solusyon kasi gusto nilang malaman kung paano ba i-solve ito. Kaya nanghihingi sila ng solusyon sa inyo. Okay, happy na tayo dito. Yung mga classmates nyo, nanghingi na solusyon kasi gusto man nilang malaman ba kung paano ba isolve. Oh, okay na. Happy na tayo. Number 22. Hindi ko na sinosolve yung long method natin, ha? Okay? Number 22. Nadahan-dahan na nawalan yung energy ko. Number 22. In what ratio? Solution A, which contains 60% milk. Solution B, which contains 20% milk mixture tayo. So that the obtained solution is 35% milk. Oh, ano? Anong sagot? Oh, sagot sa number 22. Hanapan nyo ng sagot sa number 22 kasi natired-tired na ba ako? Anong sagot sa number 22? Solution A ay 60%. So, gawin natin 60% of A. Let A para sa, halimbawa, ml ba ngayon? Yung mixture mismo ba? Yung mixture, ganun. Yung liquid ba? Okay? Yung liquid. Oh. Okay, yung A ba? Tapos, kung i-add daw natin ito sa ating 20% of solution B. So, let B naman natin, yung halimbawa ml kaya siya or cc, basta yan yung mixture, yan yung liquid. Okay, gets? Ngayon, mga liquid-liquid na yan, kung i-mix daw sila together, dapat magiging 35%. 35% of... Oh, wait sa... 35% of yung minimix natin. Ito sila. So, nandyan yung A. Nandyan yung B. Ito na yung solution sa problem na ito. Okay? On na tired ako, Sir Clark. Pag may magtingdong, baka ma-energized ba ako ba? Na-tired na ako. So ngayon, i-erase na natin ito. Okay, sige lang kay mamaya man makiligin man ako. So kailangan nating may energy kasi mamaya kiligin ako. So anong gagawin ko dito? Kapag mixture, meron tayong percent sa other side, meron ding percent sign, pwede nating i-ignore si percent sign. Mag-ignore tayo ng percent sign. So this is 60A plus 20B equals 35 times A, 35A. 35 times B, that is 35B. Any question?
Meron kayong question dito? Ma'am, wala ma'am. Proceed ma'am. Walang question. Okay? Very good. So ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. Kahit saan, pwede mong ilagay itong 68. Ito sa kabila ba? Or ito ang ilagay mo doon? So since mas malaki itong 60 kay ni 35, i-keep natin si 60A dito. Si 35A, since positive siya dyan, kapag matransfer, magiging minus 35A. Then sa kabila, ang iwanan lang natin dito sa kabila ay si 35B. Si plus 20, nasaan si plus 20? Si plus 20. 20B, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa kabila. Na gets, pwede na tayong mag-solve. 60A minus 35A, and this is, ilan ba to? 25A, tama? Okay, 25A. Then sa kabila naman, 35B minus 20B, and that is 15B. Ang nasa choices, ang ratio dito sa choices ay A is to B. Naunang na-mention si A. A is to B. Si B na pang-multiply sa 15, kapag matransfer, pang-divide na siya dito. That will be A over B. So, wala na si B dito, ha? Wala na si B. Next. Si 25 pang multiply sa A. Kapag matransfer, pang divide na yan siya. So, wala na si 25. Ngayon, anong gagawin ko dito? 15 over 25. Hanapan natin ito ng greatest common factor, which is 5. 15 divided by 5, and this is 3. Tama ba? 25 divided by 5. Tama ba ako? Divided by 5 and this is 5. Tama ba ako? Baka nagmekos-mekos na yung brain ko ba? Tingnan ko. Tama din. So ngayon, ano ba? Kulay na. Okay. Ngayon, ang A sa kanya, si 3. Ang A sa kanya, si 3. Si B sa kanya, si 5. Hanapin na lang sa choices ang merong. 3 is to 5. At yan, uy. At yan yung letter B. Happy? Yes. Laging tama kapag dugtungan nyo ng Leonaline. So ngayon, dito na tayo. Happy na tayo sa 22. Dito na tayo sa 23. Itong sipon ko ba? Oy, gusto din niyang umiksi na ba? Gusto niyang i-recognize ko. Number 23, the interior angles of a triangle are in the ratio of 2 is to 3 is to 5. Laging tandaan, yung mga anggol-anggol dito ba? Para hindi kayo makalimutan, para hindi nyo makalimutan yung mga anggol-anggol dito. Okay? O andito yung miskina din si miming namin, maganda man yung miming namin, yan. Ang total dito ay 180 degrees constant. Kahit ano pa yung itsura ng triangle diyan, ang total diyan ay triangle ba? 180 degrees constant. 180 degrees. Anong gagawin ko? Itong lahat ng ito, i-add natin yan. This is 10. Yang 10 na yan, yan yung pang-divide natin sa 80 degrees. So that is 18. Yang 18 na yan, okay, para makuha natin yung smallest angle,
I-multiply lang natin ang 2. This is 36. May question ba? Para doon tayo sa algebraic way of solving this. May question pa sa 23. Para doon tayo sa algebraic way of solving this 23. Okay. Kaya na tired na ako. Any questions number 23? May question ba kayo sa number 23? Gusto niyo ba ng algebraic way of solving this? Or happy na kayo? Ha? Hala, nag-tok-tok lang naman sila ng isila lang. Gusto niyo ba ng solution number 2 or proceed na tayo? Kaya na-tired na ako. 23. Sinong gusto ng algebraic way? Oh, mag-mental-mental lang. Kay, pwede itong sagutan ng less than 3 seconds. Sa less than 3 seconds, that is 10. Tapos 180 lang din naman yan, na that is 18, i-multiply mo ng 2 and this is 36. Ganun lang siya kadali. Less than 3 seconds. More solutions. Okay. More solutions. Let N, para sa common number na i-multiply natin sa ating ratio. 2 times N plus 3 times N plus 5 times N at ang total nito, kasi yung interior angle of the triangle 180, constant yan. Anong ibig sabihin ng constant? Kahit hindi siya given, 180 talaga yan siya. 180, constant yan. I-add natin ang mga like terms. So therefore, this is 10n. Para makuha natin yung common number, letter N, common number, kailangan yung 10 na pang-multiply sa N, pang-divide na ngayon yan sa 180 natin. In other words, nag-divide tayo ng 10 to both sides para makancel ito. Now, N equals 180 divided by 10, and this is 18. Hanapin lang natin yung smallest. Ito man yung smallest. Si 2N. Ang value ni N ay 18. 2 times 18, 36. Happy? Happy? Kay man, sige, dalawa na lang. Kay na tired na ako ng dalawa na lang. Dito na tayo sa number 24. Okay, number 24. Kumakain na sila doon. The area of a rectangle is 6,000. If the ratio of the width and length, si width daw at saka si length, ang ratio niya ay 5:12. What is the length of the rectangular field in meters? Very good. Ratio itong 5 and 12. So, ganun, kung ratio ito, laging tandaan na mag-multiply tayo para makuha yung area. Given ang area, which is 6,000. Given yung ratio, so anong gagawin ko? Ratio man yung given dito. So, mag-multiply tayo dito sa mga given number ng common number. Kasi ratio ito eh. So let N para sa common number na i-multiply natin sa ratio na yan. Again, ito ay i-multiply natin kasi nga width and length to. Ang width and length, i-multiply natin, that is equal to area. Ito yung area. Hindi pa natin alam kung anong number ang i-multiply natin sa mga ratio na yan. Para kung i-multiply natin, that will give us 6,000. Okay. 6,000. 5N times 12N. This is 60N squared. Tama ba? Tiring. Okay. Ma'am, bakit N squared? Law of exponent. Walang nakasulat na exponent. Automatic 1 yan siya. Sa law of exponent, kopyahin lang yung base na N. Yung
mga exponent, i-add natin yan, 1 plus 1, that is 2. Okay, halimbawa na lang, meron tayong mga law of exponent. Exponent, halimbawa na lang, ang exponent dito ay 5, dito ay 3. This is 5 plus 3. Kaya, n, exponent na 8. Ganon. So, ngayon, next. Si 60, pang-multiply dito sa n squared natin. Para ma-isolate natin yan, yung dalawa, i-divide natin ng 60. Or since pang-multiply siya, pang-divide na siya sa kabila. Para ma-cancel yan siya. Ang natitira na lang, n squared. 6,000 divided by 60. Or, i-cancel natin yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. 600 divided by 6, that is 100. Ano ang gagawin ko dito? Para letter n na lang ang matitira, dapat ang gagawin ko ay mag-square root ako to both sides. I-cancel ko to, square root of 100, that is 10. Hindi pa ito ang sagot. Ang tanong ay, what is the length of a rectangle? 12n. Ang n ay 10. 12 times 10, 120. Ang sagot ay 120. Happy? Mayroon bang sumagot na 120 dito? Aha, very good. Elif. Oh, nasaan daw kanina? Meron pa palang nahuli dito sa number 23. 180. Constant ba? Yung kahit anong mangyari, basta 180 ang total sa tatlong sulok sa triangle. Corner sa triangle. Tatlong corner sa triangle. Total. Happy na tayo dito sa number 24? Ha? Wala bang tanong bakit ganito? Happy? Okay. Meron ba daw shortcut answer? Ah, saan ba ang shortcut natin itong number 24? Mas maganda kasi siyang isolve na ganito. Happy na? Isa na lang talaga. Isa na lang. Isa na lang, madali lang talaga yung isa, madali lang siya. Isa na lang, madali lang siya. Yung the numerator is 4 less than the denominator. If 2 is subtracted from the numerator and added to the denominator, the value of the fraction is 1/9. Find the original fraction. So numerator over the denominator. 4 less than means minus 4. The denominator, yan yung numerator. Okay? Next, if 2 is subtracted from the numerator, minus 2, tapos yung 2 din added din sa baba. So therefore, ito ay ganun na muna tayo. So therefore, D minus 4 minus 2, utang ka ng 4, uutang ka pa ng 2, ang utang mo ay 6 na, negative 6, over D plus 2. This is... The value of the fraction now is 1 over 9. Tama kaya ito, pinagagawa ko. So ngayon, ito number 25, mag-multiply na tayo. Cross multiplication and this is 9D minus 54. So equals, dito na naman, i-multiply. 1 lang din naman yan. So kopyahin lang natin to. Ipagsama yung mga like terms. Dito lang si 9D. And then, itong D na nasa kabila, pang minus na siya dito ha. Kasi man, positive man yan siya. So, mayroon tayong positive 2. Tapos, huwag kalimutan na itong minus 54. Plus 54 na yan kapag matransfer sa kabila. Okay, so therefore this is 56. And this is 8D. Para makuha natin yung denominator, mag-divide na ng 8 to both sides. Okay? 56 divided by 8 and that is 7. So ngayon,
Yung denominator natin ay 7. Yung numerator, ang original ha, 4 less than the denominator. So, 7 minus 4. Ang sagot ay 3 over 7. Happy? Whew! Happy, happy? Hi. Happy na everybody? Hello everybody. Meron kayong natutunan ngayong gabi? Meron bang natutunan ang everybody ngayong gabi? Ha? Meron kayong natutunan? Kapag ako yung mga nagiging kaklase niyo noong time, nagpapakopya kaya ako ng lalo na pag math. Tapos during vacant time, mas happy akong tuturuan ko yung mga kaklase ko. Tapos kapag nandun na ako sa point na kahit anong turo ko, hindi pa rin maintindihan nila, sasabihin ko mamaya, mangupya ka na lang. Ganon. So happy! Hi. So, kumusta naman yung mga brain cells? Oh, shout out to everybody. So, ngayon, sa gustong magpasakop kay Class Tanglaw, mag-message kayo ha, kay Sir Kirk. Andyan lang si Kirk dyan, somewhere. Mag-message kayo sa kanya. Intensive review. Kumpleto sila ng mga na-invite para mag-review sa inyo sa Pinology at saka sa fire officer, kompleto sila. Okay? Sa yung nakakilala naman sa akin kasi yung parang atin-atin lang. Kaya yun ay yung pagpa-member doon, kaya siya pang forever na membership. Kasi pang atin-atin lang ba? Daily. Daily na live doon sa ating private group. Pero huwag kayong mag-message sa aking Lunalin Mutya Tayone. Doon kayong mag-message sa Free Reviewers Manage by the most beautiful Leonalyn. Dito kayo mag-message, ha? Okay. Yes, happy na, everybody? Happy. And I thank you. Mangain na tayo. Okay, so thank you so much, ma'am. So until next time po ulit kapag doon na sa ating review program sa Class Tanglaw. And yeah, also, see you sa Class Tanglaw. Yes po. And then also, enroll na po kayo doon sa kay Ma'am Leonalyn na lifetime access po doon sa kanya mga review programs. Kasi araw-araw po siya nag-live doon. Atin lang yun. Thank you ako. Okay, so thank you po, ma'am. Good night, everyone.